kalahatong hilaw na bigas, kinahig-kahig ng babaeng ito gamit ang kutsara. Pero hindi pa man niya ito na isasaing, bigla niya na lang ito kinain! Tila takam na takam pa siya sa malutong-lutong na bigas. Isang sakong bigas kakainin natin. Sa isa naman niyang vlog, pilit niyang binuksan ang isang sakong bigas at kanya rin inupakan. Nariyang inipon niya sa kanyang palad ang mga nalaglag na butil mula sa sako. At saka diretso isinubo. At hindi lang white rice ang paborito niyang papakin. Pati na brown rice at basmati. Pinaghahalo-halo niya rin ang iba't ibang klase ng bigas. Pero bakit ang hilaw na bigas? Hindi niya mahintay na maluto. Bakit niya ito agad minumukbang? Para sa ating mga Pilipino, talagang rice is life. Pero alam niyo bang may mga nagmumukbang pala nito ng hilaw? Dito sa kanilang tahanan sa Buog, Zamboanga, Sibugay, sinushoot ng vlogger na si Mamang Bep ang kanyang mukbang videos. Naisipan ko mag-YouTube yung pagkain ng bigas ang ano ko, try ko. Nag-viral naman yung bigas ko. Pero hindi lang daw ito for the content. Craving niya raw kasi talaga ang kumain ng hilaw na bigas. Hindi ko na po maputol yung pagkain ko sa bigas. Matapos na kumain, pangimagas ko yung bigas. Then gusto ko, bigas na lang yung ulamin ko. Para sa akin, masarap talaga. Ang pagpapak niya ng bigas, wala rin daw pinipiling oras. Pag mayroon akong kausap, magkain-kain ako ng bigas, mayroon ako iniisip na malalim, tudo kong kakainin yun. Hindi na ako sinikingon. Pag ako ay magalit, kailangan ko may bigas sa tabi ko. Pag ako matulog, nasa mind ko yung bigas. Wala rin pinipiling lugar. Pag ako magbiyahe, ilagay ko sa cellophane. Punta ako sa Abu Dhabi. Kahit doon, so kumakain din ako ng bigas nila. Feel ko, sarap na sarap talaga ako. Lalo na yung crunchy ng bigas. Satisfied ako. Bigas kasi ang stress reliever. Ilang takal naman kaya ng bigas ang nauubos ni Mamang Bep kada araw? Mga ikasampo, ikabainte. Magkatsinko lang eh! Gayunman, hindi raw niya problema na baka maubos ito dahil... Nagtitinda ako ng bigas. Lahat po paborito ko yun. Grade 1 hanggang na high school. Kumakain na talaga ako ng bigas. Mas lalo lang daw tumindi ang pagkatakam niya sa bigas nung siya'y nagdalang tao. Nagbuntis ako sa bunso kong anak. Itong gusto ko na talagang kumain ng bigas na marami-rami. Pero pag-amin niya. Pakiramdam ko hindi mabuti sa health ko. Kumbaga, naninigarilyo yung tao, di ba? Ganon din ako. Pero bigas lang yun akin. Concern ko lang yung misis ko. Yung pag hindi na okay yung health ng asawa ko dahil sa kakain ng bigas, doon pa ako magre-react. Lagi akong sinusumpong yung ano ko, sulok-sulok ko kasi. Masakit yung acid ko, sobra na. Susunod, may kakilala ka rin bang panayang kain ng hilaw na bigas? Gusto ko naman po siya pigilan. Pero hindi ko pumagawa. Na-addict ako sa bigas po. Tumutok lang dahil pag-usapan natin kung gaano pala ito kadelikado. Pwede po siya magdulot ng... Susunod na! Dito sa Zamboanga City, may nakilala kaming babae na mahilig ding pumapak ng hilaw na bigas. Si Ivy, hindi niya tunay na pangalan. Kada araw, ang napapapak daw niya, umaabot lang naman ng isang baso ng bigas. Kapag nagluluto po ako ng kanin sa rice cooker po, tapos napapakuha na lang po ako bigla. Tapos nilalagay ko po sa bibig ko. Hanggang sa mamaya, ganun na naman yung gagawin ko po pag may bigas. Gusto ko po puno yung palat ko po pag kumukuha po ako ng bigas. Tapos yun na po yung ilalagay ko po sa bibig ko po. Madalas daw tuloy maubos ang kanilang supply sa bahay. Kaya po humihingi po ako ng bigas po sa asawa po ng kapatid para masatisfied po ako.
ata. Na-addict ako sa bigas po. Nagsimula raw ang lahat nung siya'y nabuntis. Yung lasa niya po parang mani po. Gusto ko lang po nangunguya po ako ng bigas. Pero hindi raw ito simpleng paglilihi lang kahit daw kasi nanganak na siya. Nakakadami po talaga ako ng kain ng bigas. Dahil hindi na raw makontrol ni Ivy ang pagmumukbang sa kanilang bigas, madalas daw silang magtalo-tuloy ng kanyang mister. Pag po nakita na huli ko po siya na kumakain siya ng bigas, pinapagalitan ko po. Tapos yun, pinapagalitan din niya ako. At nakatanggap din daw siya ng panghuhusga. Inupload lang po ng asawa ko parang 4 memes lang. Tapos may nag-comment na, ang sarap na lang ng kanin, bakit di mo na lang lutuin ang bigas? Nakaka-stress po siya. Sana po matuto po silang makiramdam. Sana po wag po nila ako husgahan agad kasi di po nila alam yung pinagdaanan ko. Gusto ko naman po siya pigilan pero hindi ko kumagawa. Naging habit ko na siya. Hanggang nangyari na nga ang kanyang kinatatakutan. May nararamdaman po sa katawan ko yung mga masakit yung tiyan ko. Tapos napapansin ko po na pumapayat po ako. Misikip ang dibdib. Kaya po ako humingi ng tulong sa inyo kasi may nararamdaman po sa katawan ko. Ipinakonsulta namin si Ivy sa isang doktor. Nalaman na si Ivy posibleng merong eating disorder na kung tawagin, pica. Ang pica po ay isang sintomas na kung saan ang individual kumakain po ng mga di karaniwang bagay na inedible. Under na siya ng eating disorder. Common kasi among pregnant women. Yung tapagbubuntis niya, pwede po yun mag-cause ng hormonal imbalance sa ating katawan and mag-trigger po sa brain ng tao na mag-crave ng mga bagay-bagay. Most of the time, triggered po siya ng stress. Pero gaano ba kadelikado kumain ng hilaw na bigas? Yung bigas po na dadigest naman po siya ng katawan. Actually, yung ganitong symptoms po, ma'am, is benign lang po siya. Ibig sabihin, hindi naman po ito malala. Ano rin ba ang mga sakit na pwedeng makuha kung masobrahan ang pagkain nito? Pwede po siya magdulot ng dyspepsia. Kaya po yung natitrigger yung hyperacidity symptoms natin. Matigas po masyado yung bigas and mag-cause po siya ng mga dental problems. So yung mga ibang pasyente, kakaroon po ng mga ibang komplikasyon tulad po ng pagbabara ng bituka or pwede pong magdulot ng poisoning sa katawan. Kung hindi po pa rin po siya mawala or persistent pa rin yung ganitong sintomas, pwede po natin siya ma-refer sa psychiatrist para po mag-undergo ng behavioral therapy. Imbes bigas po yung kainin ng patient, pwede naman po siyang ipakainin ng chewing gum or ng mga peanuts para po masatisfy yung craving. Sobrang saya ko po kasi nalaman ko na yung condition ko. May mga adjustment po akong gagawin yun. Like po yung mga alternative na dapat kakainin ko na lang. Hindi na po bigas, kundi pwede na po tinapay or like money. Rice is life! Pero para sa iba, bigas is lifer! Ingat lang po! Dahil kung akala mong simpleng pagmumukbang lang ito, pues marami ka pang kakaining bigas! Ito ang usong-usong anik-anik o bag accessory ngayon. Plushie na may bilugang mga mata, tenga na parang sa kuneho, matatalas ng ngipin, at napaka-fluffy na katawan. May iba't ibang kulay at disenyo. Binibihisan pa para mas personalized. Let's see who I got. Pati local at international celebrities na humaling. So cute, see? It's so cute. Spotted na ina-unbox ni Queen of Creative Collaborations Heart Evangelista. Come on guys, let's go! At i-display naman sa kanyang bahay ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Dahil sa sobrang kasikatan, binipilahan kung hindi pa sold out sa mga tindahan. Labo-labo lahat ngayon para lang magkaroon ng Labubu! Isa sa mga nahook sa Labubu craze, ang toy collector na si Jez. Ito po lahat ang collection ko ng Labubu. So more than 30 yan. Ang limited edition na puting Labubu na ito na nakasuot ng red jacket, si Lucky. Siya po si Best of Luck. Actually po, all around the world, 100 lang po yung na-release nito.
meron din siya nung pinag-aagawan ngayong Merlion Labubu mula Singapore. Bibihira po yung nakakakuha po ng kay Merbubu kasi po, limited lang din po. Tsaka nung certain month lang po na yun, na-release po si Merbubu. Kaya po, thankful po ako dun sa isa po na nag-release nito. Nakita ko lang po siya sa YouTube. Nag-scout po kami ng mga anak ko. Kaya, napa-order siya ng isang box. During that time, mura pa po siya. Mga nasa 6, 7. Isang box na po yun. Ngayon po, yung isang box po niya, naglalaro na po sa 15,000 pesos. Hanggang hindi niya namalayan na lumaki na pala ang kanyang Labubu collection. Para po ma-prevent po yung moisture, dapat po nilalagyan po natin ng silica gel. So, hindi ko na po siya binuksan. At take note po ha, as much as possible po, every 2 to 3 months palitan niyo po siya ng silica gel kasi po siya mismo po nag-a-attract po ng moisture. Yeah! At patuloy pa raw itong nadagdagan dahil... May paparating pa po. Yung paparating po, nakapag-pre-order na kasi po konti lang siya. Eh magkano na kaya ang nagastos ni Jez para sa kanyang koleksyon? Isusuma total ko po lahat ng koleksyon ko. Tumataging din po na 6 digits po sila. It's always the joy of getting it. It's priceless. May kinig po eh. Pero sino o ano nga ba si Labubu? Si Labubu, isang halimaw nagmula sa 2015 series na The Monsters na isinulat at iginuhit ng tiga Belgium na illustrator na si Cassing Lung. Kalaunan, naging collectible toy at ginawa ng bag charms ng isang sikat na toy manufacturer mula sa China. Isinisilid nilang mga ito sa tinatawag na blind box o yung mga selyadong kahon para hindi malaman kung anong disenyo o kulay ng Labubu ang makukuha mo for the surprise! Ilan sa mga nag-enjoy sa paandar na ito, ang magkapatid na Marga at Sylvia mula Mandaluyong. You don't know what's inside. That's the exciting part, the thrill, na you're wondering what color you'll be getting. Sa sobrang pagkahumaling araw nila sa Labubu. We couldn't keep count kasi as you can see, lahat sila bihis na. Ang pinakauna sa kanilang koleksyon, Special! It's called Fallen Wild. This became super popular because of Blackpink Lisa. So this is a special set of Labubu. Ang kanila namang Pink Mokoko, scented pa! Sobrang bango. It's really cute. It's also a special set. It is an exclusive sa Popland. Ang kulay brown namang ito, na 22 inches ang taas. Siya yung tinatawag na Papa Zimogu. Malaki siya, nag-move yung eyes niya, so super cute. It's very familiar because you see it everywhere sa social media. Ang kanilang mga Labubu, binibihisan din nila. Customers prefer na parang nag-reflect yung style nila. Some can be girly, may bag pa to. And some can be like eye candy. And ito yung simple na sundress. And then ito, pag super fun yung style, like something skewed and soft and fluffy. Actually, this is seen in Blackpink Lisa. It's called the ducky suit. So super famous din to yung suit nito. Una raw nilang nakita ang mga Labubu nung nagbakasyon sila kamakailan sa Singapore. We noticed the Labubu in people's bags, in their luggages. At first, we were like, parang ang pangit na cute. We were curious and did our research. We found out that it was actually uso in different Asian countries like Singapore, Hong Kong, and especially in Bangkok. Bumili sila noon ng pampasalubong. Yung friend na binigyan namin, nagtanong, saan mo nabili? And then yun, nag-spread na. Hindi namin na-expect na yung Instagram namin, alarm clock na namin. Tu-tu-tu-tu-tu. How much, magkano. Kaya, ginawa na nila itong negosyo. Nung nagsimula kami, nagbebenta lang kami ng blind boxes. Kasi nga, we wanted to preserve the excitement or the tradition. However, biglang dumami na yung mga inquiries. Nagtatanong na sila ng specific color. Sa China, meron ng Labubu theme park. Sa Thailand naman, kung saan sikat na sikat din ang mga ito, merong Labubu cafe. At mas pinagkaguluhan pa nung ipinost ng miyembro ng Blackpink na si Lisa sa kanyang Instagram account ang kanyang mga Labubu. Kaya ang pagkahumaling na ngayon ng publiko sa mga ito. Matuturing siyang fad kasi
yung mga tao nagpipilit talaga tayong magkaroon ng kapirasong ano nito, no, kahit isa o dalawa na collection na to. Gusto nating maging in nga, maging bahagi nitong craze na ito. Pero tsak aabutin hanggang Pasko ang pagkahilig ng live seller mula Quezon City na si Lorien sa mga labubu. Ginawa lang naman kasi niya ang mga itong ornaments o dekorasyon sa kanyang Christmas tree. Medyo mabigat kasi yung mga labubu. Pagkahinang mo siya, medyo bumababa yung mga vines nitong Christmas tree. So you have to put pa talaga na effort na isuksok siya dyan para hindi siya bumagsak. Ang 15 labubu na isinabit ni Lorien, authentic daw. Itong mga labubu na ito, same din na nakuha ko dun sa store na pinuntahan ni Miss Heart sa Mega Plaza sa Thailand. So, these are all original talaga. Suma total, nasa 50,000 pesos na raw ang nagastos ni Lorien para sa kanyang labubu Christmas tree. Sobrang nakakahil ng inner child. Nakakatuwa nung mga panahong bata pa po kami, yung mga food color lang po ninimix sa tubig, yun lang po yung inihahang po namin. So, nung binubuo ko to, sobrang nakaka-feel blessed po ako. Yung si Labubu, maraming tao yung meron na. Kaya yung ibang tao, yung tendency nila na wala sila ng ganitong bagay, nagiging FOMO siya kasi yung fear nila na bakit sila meron, bakit ako wala. Tandaan lang natin, dapat tanggapin mo, okay lang magkaroon ka, okay lang din naman na wala ka. Hindi okay kapag gumagawa ka ng negative na bagay, magkaroon ka lamang ng labubu. Healthy kung ito ay nagbibigay ng saya. Anik-anik lang ang mga ito, abubot. Pero sa kakyutan, nagpapalukso ng mga puso. Kaya naman sa mga labubo, na in labubo raw sila. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.